Alright guys, welcome back again to my channel. And today's video mga tol is yun, kakarating lang ng ating parcel. And guess what, dumating na yung ating power amplifier. Ayan, so ito siya. Ayun oh. So, ito yung sinasabi ko sa unang vlog natin na o-order tayo ng Tucson Ra P9500. So, dumating na mga tol, no? At galing pa siya ng Cebu. Dahil alam naman natin na sa CN Trading lang talaga pwedeng umorder or sila na lang distributor ng Tucson Ra products. So, ayan mga tol, oh. Ganda rin ng packaging. So, i-unbox natin ngayon para makita natin yung item. Ayan, so, kaka-deliver lang din ni Kuya. Shoutout sa kanya dahil ginamit niya talaga yung tricycle niya para makapag-deliver siya ng mga malalaking parcels. So ayan mga tol, i-open na natin yung ating Tucson Ra. Sure. Alright mga tol, unboxing time. Gaya nung dating order natin yung P5, maganda rin yung pagkakabalik niya. So hopefully, wala naman siyang mga gas-gas or yupi. Tanggalin na po. Oh, baliktad na naman yung karton natin ah. Baliktad. Ilalim yan. Baliktad sila maglagay ng ano eh. Level eh. Ayun oh. Tucson Ra P95. P95 bali 29.8 kilograms. Yun yung bigat. Kaya kapag ka si rider is naka-single lang, talagang nahihirapan siya. Ayan. Alright. Okay, so ito na siya mga tol. Right. What's inside the box? You know, same lang din talaga ng packaging nung una yung bibili natin P5, no? Right, so siguro, nako. Baliktad. Wait, baliktad. Baliktad yung karton. Baliktad na naman. Oh, baliktad. Baliktad yung karton. Eh okay lang. Baliktad yung pagkakabalik nila. So siguro nila. Mga tol, binuksan nila to. Dahil pinesting siguro nila. The shop. Oh! Alright! Yan! You know? Pamukha nila. Yan ang ating Tucson Ra P9500S. Bali, ang 8 ohms niya mga idol is 900 watts per channel. And then sa 8 ohms niya is 1,300. Kung di ako nagkakamali, check natin. Ito manual na. So, kung nga pala yung manual. Yan, so kasama rin pala yung manual mga idol. Ah, hindi natatanggal yung ano. Hindi na, unlike o pala mga idol, yung ano niya, yung power cord niya or yung cable niya is hindi na natatanggal, unlike nung P5 na natatanggal. So same pa rin sila halos sa likod, stereo, parallel, tsaka bridge. Gumagamit din siya ng XLR and then speak on, kanyang speaker terminal. Alright mga tol, so yun nga yung kanyang RMS. Sa 4 ohms is 900 watts per channel and then sa kanyang 8 ohms naman is 1,300 watts per channel. Ayan. So, let's go. Testing na natin to. Power on na natin to mga tol. Goodbye! Alright mga tol, so pa-power on na natin. Yun. Bali, meron siyang apat na blower. 4 weeks.
All goods naman yung blower, mga tol. Gumagana na lahat. So, winard na natin siya. Gagamit lang tayo ng mixer ngayon. Hindi tayo gagamit ng processor. And then, ang iloload natin is crown na 1000 watts. Ayan. Subscope. Alright, so let's go. Testing na natin. Pakinggan natin ang tunog. Alright, so testing na tayo, mga tol. Parang baliktad yung polarity. Alright, so baliktad yung polarity natin. Ayan. So, ayan. Ulit. Mga tol, so ito na yung ating P5 tsaka yung ating P9. Sa wakas nagkasama na rin sila, pero yun nga lang, mga tol, siguro kailangan nating buksan ito or kailangan nating ipakita sa mag-aayos, kasi medyo nagkakaproblema siya sa clip niya, umiilaw yung clip niya. So since kahapon dumating, diba, eh pakita naman natin yung nangyari na umiilaw talaga yung kanyang clip dito sa left channel. And ngayon ko lang din na narinig ng gusto na mas malakas pala yung binubuga or nagiging over yung tunog na lumalabas yung speaker natin dito sa channel 8 compare dito sa channel P. So tignan niyo yung crossover natin, sinagin na natin dito, pero dun sa kabila is dito lang siya. So ibig sabihin distorted na yung lumalabas din na sounds dito sa channel A natin. So pwedeng, baka pwedeng makasira kasi ito ng speaker natin. Baka may lumalabas na DC dito na dapat sana is AC lang. Alright, so siguro ipapacheck muna natin itong amplifier natin kaysa naman ibabalik pa natin sa mismong shop. 15 days ang aantayin natin ulit. So magkakaproblema tayo doon dahil malapit na ang April. So kailangan na natin gamitin to. Ito, kailangan natin gamitin to sa mga events. Siguro, ganun talaga. Hindi lahat talaga na nabibili natin from online is talagang pulido. Never naman ako nagka-problema kay P5. Since nabili ko to, never naman ako nagka-problema at never siyang nag-clip. Pero problema ko dito, distorted yung sounds tapos nag-clip siya. So, siguro ipapacheck na lang para mas sigurado. Alright, so, yeah. Ito na yung set natin. So planning din ako, mga tol, by this coming December or siguro na kumuha tayo ng ibang pang base natin, yung mas mataas na unit. Pero hindi na tayo kukuha ng Susundra kasi gusto ko pa rin, mas gusto ko pa rin talaga yung mga product ni AD, yung MC series. So siguro MC 4000 or MC 5000 yung kukunin natin pang base.
natin. So ito gagawin natin pang mid at ito yung gagawin natin, gagamitin natin pang tweeter. So ngayon habang wala pa tayong mas malaki pang unit for the base, gagamitin muna natin ito for the mid at yung tweeter natin is gagamit muna tayo ng integrated, which is yung 502 natin dito. So ayan, yun yung set natin na gagamitin for the upcoming event, especially sa April 16 kasi dalawang event ang meron tayo. So maghati na lang kami siguro ng DJ ko sa isang unit. Gagamitin niya dun sa ibang event. Gagamitin ko rin itong unit na to dun sa isa pang event. So alright. Ayan mga tol. So siguro subukan namin buksan muna ito. At kung kayang solusyonan dito sa bahay, hindi na natin siya ibiyahe. So by Sunday siguro, kung makakapagbiyahe tayo, saka natin ito ibibiyahe kung hindi, kung sakaling hindi natin kinayang ayusin dito. Okay. Alright, bubuksan na natin si Pinay. What's inside the bat? Ayan ang kanyang loob, mga idol. Ano yung siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 pairs. Kabilaan. Right, so ito yung nakita natin. Medyo may problema. Baka naalog to mga tol. So tignan natin kung may papalit tayo rito. Kasi since na-testing naman na namin, wala na siya clip. Pumapalo natin, sinasagad din natin. Pati sa mixer natin, pero hindi na nagki-clip. Alright! Alright guys, so final test natin kay Tosson Rappi 9 is iloload natin yung apat na sub natin. Titignan natin kung kaya niyang bayuhin. Alright, so let's go. Let's power up. Tignan natin mga tol. Alright, so yan na. Goods na mga tol. Dalawang subscope at dalawang W-box. Let's go! Susunod na event natin dahil ito yung gagamit natin. So titignan natin yung performance niya magdamag. Alright, so kita kayo sa susunod na event and sa susunod na vlog. Please like, comment, and subscribe. Bye-bye.